sa Laguna ay nais magpakasal kay Ginaline A. Mona, edad 20, anak ni Ginoong Laginang Jesse U. Mona at Consuelo Astudo. Narapitira sa Block 22, Lot 15, Laguna Street, KS Rural Subdivision, Almanzado 2, Las Piñas. Sila po ay kakasal sa September 9, 2017. Magsitayo po ang lahat at tayo po ay sumabay sa ating pangungan na awit. Thank you.
saksi sa aming mga ninuno. At iniyayag po kami, Lubos, na tinukog ko bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Paginaway, maging dapating maging tagapamanan kanyang katapang. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng mga. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga tron na upo sa isa. Sa mga ito, ang isang nabubuhay, magpakailanman. Kumikina sa kaputian ang kanyang kasuotan, at paraglantay na lana ang kanyang buo. Ang trono niya ay nagminimik. Ang mga tulong ito ay ako'y na nag-iliyak. Walang ako ng tubig ang ako'y nabubuga mula sa trono. Ang nag-relegod sa kanya'y 1 milyon, bukod pa sa milyon-milyong nakaangkabay. Kumanda na siya sa paggawa ng hato at pinuksan ang mga hata. Patuloy ating pandang. Ang nakita ko naman ay isang pila tao na sakay sa ula. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magkakailan naman. Binigyan siya ng kapangyarihan, ng kapangyarihan at ng kawian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatag at di mapawiri at hindi mawawasak ang kanyang kawian. Ang salita ng salamat sa Diyos. Sa anumang Diyos na inawa ka.
Ito ang pinakamamahal ng anak. Siya ang lubos kong kinalulugda. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na mundo. Kaya naman, lalong tumibay ang aking paniniwala sa pinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanggap sa inyo hanggang sa mana, mamana ang araw ng Panginoon at ang sinang ng tala ng umangay maglagos sa inyong pos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naalala ko tuloy na
nakikadabat o ito nakalipas na bakasyon ay nakita ka ni Kailaman ay nagkaroon siya ng abilya at ikaw pinakita. So, pero ang sabi niya ni Father, sabi niya, Father, pwede niyo ba tulungan siya? Kasi ay pinapakita sa akin ng Diyos kung paano ko papaguhin ang Pilipinas. So, sa isang tingin, sa tingin na pwede natin sabihin ako, parang ito ang ay medyo ito ay parang nahiba kasi nakapunta siya sa ibang bansa. Medyo naging successful siya doon. Sabi ko naman, I think it is a great of soul. Sabi ko, na okay, no? Kasi lahat naman tayo ay binigyan na tungkulin na baguhin ang mundo ito. Well, hindi lang ako siguro sa pamamaraan na pag-aakala natin na this is the only solution. Pero pakita natin na sa kabistahan ngayon ng pagbabago ng New Nations. Ang isang panawagan nila kung saan ulit na yung pagbabago ng New Nations ay magbigay din sa ating lakas na nun. Sa narin tayo ay umilos para magkaroon ng pagbabago. Pagbabago ang daigdig nito patungo sa lahat. Sabi nga natin, sa tema na ipinamanig natin, no? Sa paghahari ng Diyos. Yun yung tatlong nakalipas na linggo ng mga malinhaga natin tumutukoy sa paghahari ng Diyos. Kasi sabi ko, let us take it sa tayo ng Roma. Siya ay tinawag ng Diyos para sa pagbabago ng Pilipinas. Pero hindi lang siya. Tayo lahat ay tinatawagan ng Diyos para makita natin yung pagbabago na nais na ipamanin ng buong kapag. Tingnan po natin yung dakilang pamistahan ko ba? Kasi yung pamistahan ko ay pamistahan ng pagbabago ninyo, anyo na Yesus at aparat tayo na pumatak ang August 6 sa araw ng Linggo. Bagaman may mga pagbasa nito na nagpapahayag sa pagbabago ni Nuna Yesus. Pero yung kamistahan talaga ng pagbabago ni Nuna Yesus ay August 6 para bukas ay anticipated mass. Ano ba? Ano ba yung kailangan natin para makita natin na yung tayo ay maging bahagi ng pagbabago ng mundo. Sabi nga niya ay pagbabago ng Pilipinas. Dalawang bagay na po na nais natin kung nilay-nilayin ngayon sa araw ito. It could be more. Pero dalawang bagay na nais natin ang pag nilay-nilayin. Ano ito? Una, pinakailangan natin ang preparation. Ang pagbabago ng mundo ay isang preparasyon na ibinigay ni Jesus para sa kanyang mga lalat. Sino siya ipagtutok ni Jerusalem? Pero ninalis niya sa kanyang paglalakbay. Kuminto siya sa bundok ng Olibo at ipakita niya sa kanyang mga lalat ang kanyang pagbabago ng Diyos. Para ano? Ihanda ang kanyang mga lalat sa itinuturo natin the Santa of the Cross. May sinabi natin the Santa yun ay nakakaiskandalo. Alam naman natin ngayon kung ano yung binibigay ng Santa. May sinabi natin the Santa of the Cross tayo. Bakit the Santa of the Cross? Kasi alam ba yun ang panahon na yung cross yung mga nalit. Kapag ito ay namatay sa cross, hindi
ka mabuting tao. Hindi mo pwede sa sinong ikaw ay alam ng Diyos. Namatay ka sa krus eh. Criminal ka. Makasalanan ka. Sa pagtingin ng tao, sa pagtingin ng mga Hudyo, ng mga Griego, at ang mga Hebreo, ikaw ay isang kriminal. Eh si Jesus ay darating doon. So kinakailangan ang palangasin ng kanyang mga dapat ang kanilang loob. So ano pa ang pag-iwis na kinakailangan na nagtahapin? Nakakailangan ng preparasyon. Pero anong klase ng preparasyon? Hindi yung physical na preparasyon. Hindi technical. Kasi bakit? Ilang beses ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad eh. Nalit na ang anak ng tao ay kinakailangan ipagkakulo. Kinakailangan na pausigin, mamaray. So, yun ay ilang beses lang kung pinahal ang beses. Pero, sabi nga po natin, ay hindi binibigyan ng halaga ng mga halaga. So ngayon, hinihanda sila. Hinihanda sila. So napakalaga po yung spiritual preparation. Napakalaga yung spiritual preparation. Kumisa sa aking maghahanda ay kumisa na natawunan ng spiritual formation. Nandun na lang sa mga technical preparation. So yung hapon ay pinapalag sa atin ang pagpaparayin ulit yung spiritual ang paghahanda. Kung isang makita mo na, kahit na saan, no? Ano man ang activities, kahit na kung isang kasalan. Sabi na nila, kung isang yung kasalan na yun ay binibigyan ng pagpaparaga. Yung mga kung ano ang iyanta, yung mga pre-noxial shooting, ano? So dahil na yung pagkatap ng bulusan ay nakita natin, handa ka ba talaga yung magpakasal? Handa ka na ba talaga pumasok sa buhay ng asawa? Talaga ba ang pinakawag ko ng Diyos para sa buhay na yan? Napakalaga po yung spiritual preparation. So, kinakailangan din o yun. Bahagi yun ng pagkilos. Na nawa po ay huwag natin kalimutan. Pagkaman po yung ating buhay, kung saan po ay may mga pangkala na makita ko na pero tingnan natin sa mga activities natin, may spiritual preparation pa rin doon. May spiritual preparation pa rin ito. So, yun po naman yung pakitaan namin. Kaya po, ako'y natutuwa kapag may mga kukuha ng exam, humihingi ng panalangin. Kasi yung panahon na nais ko rin na bigyan ng lakas yung mga kumukuha ng exam, lalo na ng licensure exams. Pero kahit pa nung isa, may mga kabataan na kukuha ng isa, humihingi ng panalangin. Pero naman, makita natin, ano mga activities natin, tsara itanong natin, may spiritual preparation pa. Ano ba yung spiritual preparation ko? Para sa bagay na ito. Pwede maglaan kayo ng panahon ng pamilihan. Pwede mag-self-directed retreat kayo. Pwede yung mismo kung tawagin natin ng guided retreat. Ano pa ang mga pagkilos na makita natin ang alam ko? Ito yung spiritual preparation ko. Para maripahan yung mga pagkilos na makita natin sa gitaan. Marami kong pag-aanda. Nasa ang spiritual preparation ko sa bagay nito na nakahakit ko.
Kasi, ito mahalaga kasi sa kamangya ay hindi natin naiintindihan na tayo pumapasok sa isang sitwasyon na wala tayong spiritual preparation. Hindi ko sinasabi na hindi kayo mag-prepare technically. Hindi. Huwag lang mawala ang spiritual preparation. Pero natin, asaan dito yung aking spiritual preparation? Sa aking hindi nagkagawin ako. Pangalawa, bahagi yun na kung saan yung nakita ko natin na yung pagbabaguhan mo ng Jesus ay nais ng patatagin ng kanyang mga alagad na para kayandaan ka lang sa ulit sa pagdating ng iskandalo ng krus. Pero sabi niya, pinapakamit rito namin, there is no greater suffering than the glory to be revealed. Wala anumang hira ang katumbas ng kaluwalhatiang nakaabang sa paghahari ng krus. Ining maniwagang ni pinamanin ko sa una nating pagbasa sa aklat ni Propeta Daniel sa kanyang pangitain na alin na nakaluklok ang Diyos sa kanyang maharian na punong-puno ng maluwalhati at kapangyarihan. Ganun din ang sinanong pagbasa sa sulat ni San Pedro, pangalawang sulat ng San Pedro, na ipinahayag na ng usan ay yung kabutian ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi na magdudulot ng kalawalatian at kaligayaan na walang katapusan. So, ganun din po yung transfiguration. Ano yung pinakita nito? Sabi na ay sa pagbabaguhan ni Jesus, pinaranta sa kanyang mga alagad kung ano ang dami. Pinaranta sa kanila, pinakita sa kanila yung kaluwalhatian ng dami. So, paano yung lakang sa mga pakita ko na ipersabi ng Diyos? Ay ginagamit yan ang kahit ng ideolohiya. Sinasabi na huwag kayong mag-alala sa kita ng inyong pag-iirap. May kalawalhatian ang nakaabang sa katapusan. Well, yan po ay kahit na ng anong klase ng ideolohiya ang makalagay dyan. Yung pag-iirap at nasa tinatawag po natin kaluwalhatian o kadakilaan. Pero wala natin kalimutan na yung pamamaraan ng pinamanhin ni Jesus. Alin, dapat makita natin yung pamamaraan na pinamanhin ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamaraan na kanyang ipinakita ko sa kanyang buhay. Yung tinatawag po natin yung misteryo paskual, paskal misteryo. Yung Paschal Mystery, yung akin po simbolo, yung Paschal Tender, yung Paschal Tender, yan po ay ipinamamanin na kapag nagbibinyag tayo, nandiyan yung Paschal Tender. Kapag magbibinyag tayo, nandiyan din yung Paschal Tender. Kasi ano yung Paschal Tender? Paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Pinakailangan ang tunyot. Yung misteryo paskwal. May paghihirap, may pagkamatay, at may muling pagkabuhay. Hindi pwedeng puro paghihirap lamang. Pwede sabihin natin na lahat na lamang hindi paghihirap. Kapag wala tayo nakikita ng experience of resurrection, naman ay makikipatungo sa Diyos mo.
Kasi wala yung resurrection. Ang experience lang natin ni Alin, biyerno sa ako, mali, pula. Pinakailangan din natin maramdaman yung resurrection. Mahal na dito sa lupa. Hindi lang ulang parang sa langit. So pinakailangan mo isang parang. Hindi lang ulang sa dito natin na puro na lang ang resurrection, walang suffering. Kumisan, nakikita natin, kapag tayo ay alam niyo kung isan yung mga sales ko, yung mga sa sales. Lahat ng mga ganda sasabihin, magduda na tayo. Kasi wala yung kalahati. Wala yung kalahati. Yung suffering. Ente. O hindi mo pwede na puro resurrection lang din. Kung ano yung maganda lang dito. Yun lang mga pinapakita sa atin. Yun ay sabi na natin, may dalawa lang ang pwedeng patutukuhan. Baka sinishershok lang tayo o tayo ay buwapasok sa isang scam. Kasi walang suffering at death. Kapag kung isa makita ko natin, marami kung isa na nakukuha ng scam kasi bakit? Sa pag-aanala, makamit lang ang paluhulatira ng walang paghihira. Hindi, kinakailangan mo sa mga pastor ng istorya. Kinakailangan natin bakit yung paghihira, pagpapatay, at yung pagpapuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga, Father, pwede naman makita natin ang pagbabago ng puro na lamang magaganda yung kapayas o yung puro na lamang kasama. Pero hindi yun magiging sapat at magiging tapat. Hindi genuine yun. Pansamantala lang ang pagbabago na sinasabi mo. Kasi hindi yun ang nakikita natin sa bigunang ating pinagalawa. Hindi yan ang realidad na ating kinakaha. At yung pagsasalakay ng ating Jesus sa kanyang pagbabago ng ulit, tinuturuan natin harapin ang katotohanan na sinasamahan namin sa daily na ito. Suffering, death, and the resurrection. Paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Pinakailang dumaan sa proseso na yan. Para masabi natin na ito talaga ang pinadaanan natin ng tunay na pagbabago. Kahit maliit lamang, sigurado ko, makikita natin ang pagbabago. Ano ito yung tunay? Hindi lamang pansamantala. Ito ay wagas. Kasi ito yung ipinapapanood sa atin ng pamamaraan na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. Eh, pwede na naman yung niwala ko mga sa'yo. Pag-inilay natin sa araw na ito. Bahagi na kung sa araw na nakita ko natin yung pagbabawat mo ng Jesus na tayo ay tulungan na makita natin yung kanyang paghahari sa kasalukuyang panahon na dapat tayo ay maging instrumento ng pagbabago lalong-lalo na sa kanyang paghahari sa lipunang ating pinagalawa. Anong kailangan natin? Una, spiritual preparation. Ang paghahanda natin sa buhay spiritual. Pangalawa, na ang proseso ng pagdadaanan natin ay yung proseso na pinahang ng Jesus, ang misteryo Paskwal, paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Kinakailang magkasama yun, hindi pwedeng kalahati lamang. Ay, dinulog po natin. Dinulog po natin. Nasabi ko nga, panging bahagi ng ating pag-iwis natin, ha? Tayo ay tunay na
Napayong sinabi ng Pelican ko. Tinatawagan tayo ng Diyos. Para sa pagbabago ng daigdig na ito. Para tunay na mapanood natin ang kanyang pag-aaral. Dito sa lupa, para na sa langit. Sumama sa ang palataya ng oras sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat ng gawa ng langit at lupa. Sumama sa ang palataya ng oras sa Kristo ng isang anak ng Diyos ang pagkawa ng lahat. Nagdadawag-dawag sa lahat ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santo Mario Belen, pinagpapasabi ni Poncio Pilato, ipinapos sa pulis na matay ng ibig, nanawag sa sarona ng mga lumawa ng may pagpaparo ng buhay ng mabuli. Umakyat sa langit naluglog sa araw ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magpumulat para dito ang tumulong sa kabubuhay ng patay ng tao. Sumasang palagay ng panahon sa Diyos Espiritu Santo sa banal na sumpa ng Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay ng tao at sa buhay na walang hanggan. Sa kanyang pagbabago pinakita ni Jesus na kaluwalhatian, maaari natin marami kung susundin natin siya sa pagkahat ng daan ng sakripisyo at pag-aangkog ng sarili. Kung puso natin yung dalangin sa Ama, Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Para sa sikmahan ang sapayanan ng Diyos, Panginoon, gabayan mo nawa kami upang manatiling tapat sa iyong salita sa harap ng mga pagbuliksa at pagsubok, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan at pamahalaan, Panginoon, pagliwanagin mo nawa ang kanilang isip upang magawa nila kung ano ang mabuti, tama at nararapat. Pagkabago ito ay niyang hirapan, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa kabataan, Panginoon, akayin mo silang lumapit, makinig sa iyo, sa halip na takasan ang mga suliranin ng buhay, sa pamamagitan ng droga, kalaswaan, at masamang pakikisama, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Para sa mga biktima ng karahasan at kawalan ng karaunan, Panginoon, biyayaan mo sila ng lakas ng loob at himukin ang mga tao na makipapa sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo kami. Dakilang Ama, ipuyin mo ang ating mga puso at gawin kami bukas sa iyong biyaya. Bigyan mo kami ng isang puso nagpakababa at maragal na kalooban na manatili tapat sa iyo at sa iyong anak na si Jesu Kristo, aming Panginoon.